Hi, this is Happy Rich Mama. Today I'm going to talk to you about the watches I bought for me and my husband. Alam mo naman tayong mga lola, kailangan palagi nagtitake ng blood pressure. So we bought these two watches primarily for the purpose of taking our blood pressure. Kasi nasira na yung aming pang-take ng blood pressure. Very important sa atin yan eh, di ba? Pero teka, kung gusto niyong makapanood ng mga video tungkol sa halaman, tungkol sa mga gardens, tungkol sa mga ikibana arrangements, tungkol sa pagpintura, tulad ng mga painting sa likod ko, acrylic painting, please subscribe to my channel, please like and share this video, and ring that bell for notifications. Naku, eto na siya. Excited ako. It didn't take that long for this to arrive. Parang mga ano lang, limang araw lang dumating na eh. Pero alam nyo, habang binubuksan ko to, ikukwento ko sa inyo. Never kayo talaga bibili dun sa mga flash advertisements sa Facebook na hindi nyo nire-research kung magkano talaga ang presyo ng binibenta nila. Bakit? Kasi pagkatapos ko itong mabili, nanood ako sa YouTube ng mga tungkol sa relo na to para malaman ko kung paano ko siya gagalawin, at nabalitaan ko na itong binili ko na 2,698 ang dalawa, ay ang iba na bibili lang nila ng isa-isa lang ha, 499 or 500 pesos sa Shopee at saka sa Lazada. Oh my God! Hindi ako dapat pa-stress. Kaya kakalimutan ko yan. Pinapatawad ko na ang sarili ko sa aking pagkakamali. Pero kayo ha, makinig kayo sa akin. Huwag kayong magkamali. The packaging was very nice. Maayos naman lahat siya. But I noticed some movement in the items inside. Inayos ko lang. And this black one is for my husband. And this pink one is mine. So we will work with this first. I love the color when I saw it. Then again, the items were moving inside. They were not very secure, but the watch itself was okay, intact, and that's the charger. So, papakiramdaman natin ngayon tong item. It looks nice. Meron naman siyang plastic covering sa likod. Yan yung charging part, and ito naman yung harapan niya. Ito. Nung hinawakan ko yung kanyang pinaka-bracelet, it felt very comfortable, pero parang feeling ko madali lang itong masisira, so dapat sana naglagay sila ng extra. Anyway, medyo may kahirapan, so tinignan ko muna saan ba pupunta yung parte na to, paano ko ba ikakabit. Medyo mahirap din ikabit, eh hindi ko din alam kaagad. So, subok-subok, until finally, malalaman ko na it's either you put it in from one side or the other side, and then i-insert mo siya dere-derecho. And then, pag natutunan mo yun, it's really simple. So, hindi ganyan. Yan, that's the proper way to do it. Pero, pag ikakabit nyo, iisipin nyo na kung paano nyo ikakabit. Kasi ako, medyo kulang pa yung pagkakaisip ko. Nagkamali ako kasi nung isinuksok ko siya, tinignan ko kung saan yung may butas-butas, saan yung wala. So, ikinabit ko na. Okay na. Kala ko, ang galing ko eh. Yung pala, merong matulis yung pinaka-snap. Yung pinaka-snap niya dyan, sa ilalim, pag ikinabit mo ng mali, masakit sa, ano, masakit sa kamay. So, although I learned it the hard way,
Yan, ikinakabit ko na siya. Pero mamaya makikita nyo na mararamdaman ko na hindi ako komportable. So, uulitin ko yan. Yan. Hindi ko yan inedit. I didn't edit it because I wanted to show to you that I'm kinda stupid. Hindi ko naisip talaga kung paano. Yan, malalaman ko na masakit pala, mararamdaman ko. O, kasi palabas, yung tulis nasa loob ng kamay ko. So, masakit. Hindi ganyan eh. Anyway, yan, tama, yan ay yung tama. So, binaliktad ko na. Ay, hindi. Yan pala yung mali. Yan. Kasi yung tulis na sa loob ng katawan ko. In any case, I tried it and then tinanggal ko yung plastic. On ko sana siya pero wala palang charge ang battery. So, mamaya te-testing ko uli siya. Babalik ta rin ko muna yung pinaka-bracelet niya. Ayan, yan. Ngayon ko lang pala na-discover kasi nga naiirita na ako dun sa tumutusok sa aking ano. So, babaliktarin ko. Medyo sa umpisa, parang mahirap ikabit. Pero, ayan, yung maitim na part, yung pala yung sa ibabaw. Medyo nasugat-sugat na nga siya ng konti dahil sa kapupwersa ko kanina eh. So, pero pag alam mo na kaagad na isisiksik mo lang sa isang side o di kaya dun sa kabila, madali na lang siya. So, kailangan pag siniksik mo siya, alam mo na yung tulis nakataas, nasa ibabaw, para hindi masasaktan yung kamay mo. And then, so, pinareho ko na rin sa kabila. Although, it's not necessary kasi parang baliktara naman yung kabila. Pero, pinantay ko na rin kasi baka may difference naman din sa bracelet itself. Ayan, no? Medyo, pagka hindi pwede dyan sa kabila, susubukin mo dun sa kabila kung saan mas mabuting isuksok siya. Siyempre, alam mo naman ang mga medyo senior, kailangan, ano, subok-subok, lalo na kung COVID ngayon, di mo naman pwedeng pagawa sa iba, try mo na lang sa sarili mo. So, ayan. Kasi yung doktor naming mag-asawa, palaging sinasabi mag-record kami ng aming blood pressure. Pareho kasi kami may high blood pressure, pareho kaming diabetic. So, dapat minomonitor talaga namin yan. So, nung nakita ko to, namurahan na ako, yung pala, nako, Diyos ko, napakamura lang pala. Talagang pwede nang ma-afford kasi 500 lang. Yung isa nga may coupon siya na may mga free-freebie na ano eh, shipping, free ganyan eh. 475 lang ang binayad niya, yung isang YouTuber. Naku, sabi ko, ang sama talaga ng loob. Ay, kakalimutan ko na nga pala yan. Ayan, binabasa ko na yung mga nakalagay. Sobrang liliit naman po ng pagkakasulat, Diyos ko. So, kailangan mo pang picturean, tapos i-blow up para mabasa mo kung ano yung sinasabi. Sabi, madali lang daw i-charge. Pero ito, inabot ng 2 oras. So, mamaya susubukan ko rin yung sa asawa ko. Titingnan ko kung ilang oras din aabutin. So, eto na uli yung isa, yung sa husband ko. Ayan. Kasi na, binalik ko siya. So, ilalabas ko uli. At ito naman ngayon ang titingnan ko at aayusin. Sa totoo lang, pwede daw itong i-connecta sa aking cellphone. Pero, ang talagang main objective ko in buying the watch is just to monitor my blood pressure. So, para hindi ako masyadong mag-charge, hindi ko na siya i-connecta sa aking mga messages, kung ano-ano. Pero, gagamitin ko lang yung mga ibang mga pwedeng gamitin dito sa relo na mga pwede kang mag exercise, mamomonitor ang sleep mo, mga ganun. Pero ang ano, main purpose ko is the calendar, the time, what day it is, and also my heartbeat,
rate and my blood pressure rate. That's it. So now I know better how to put on the bracelets. See, but still, I still commit a mistake. But hopefully, the bracelets will last. Yan ang problema ko dito. Iniisip ko yung bracelet niya, hindi magtatagal. Eh, syempre, mumurahin lang pala to na ibinenta ng mahal. So, kung nabili ko to ng mura, okay lang ako sana. Hindi pa rin makalimutan ang problema sa pagbili. Anyway. If you're watching this because you want to know how it will be when you buy one, then you're one of the lucky ones. Because yun na nga, unang-una yung cost, pangalawa, how to put on the bracelet the proper way, and pangatlo, if you really are only in need of this watch because of the time, the calendar, and the heartbeat rate function and the blood pressure function, you really are good to go because it will serve your purpose well. So I got two different colors. For my husband is black, for me it's pink, because I didn't want it to get mixed up para ano, wala kaming COVID. Ayan din, yung sa asawa ko din na relo, wala din siyang charge. Ayan ang charger niya. Tatapat mo yung dalawang bilog na yan. Meron din dalawang bilog dun sa ilalim ng relo. Ganyan ang pag-charge sa kanya. O, teka muna, tara. I-charge ko muna to para matesting din ng husband ko maya-maya. O, eto na yan. Ganyan, ganyan siya mag-charge. Papatong mo lang. So, tinimer ko to. 2 hours din talaga. Ang pag first siguro initial lang 'yon. O eto, testingin na natin yung kanyang function. 'Yun yung pinili ko na display, 'yan yung mga ibang function. Pero 'yan lang pipiliin ko, yung heartbeat rate. Mabilis lang naman siya, mamaya makikita mo na kung ano. And then 'yan, magbibilang pa 'yan, inalis ko lang, pumunta na kaagad ako sa blood pressure ko. So, hintayin mo lang siya. Basta hindi mo lang gagalawin yung wrist mo, okay na okay ang blood pressure ko. Thank you for watching. So, what is my verdict? I think it's a good product, yes. But buy it for only 500 pesos and it's a good buy. Travels, gardens, Ikinobo, Ikebana, zero waste gardening, making money, painting, family, friends, prayers. Please like my video. Please ring the bell below for notifications. Naku, maraming salamat po sa inyo.